Kumusta mga insan, mga idol, mga boy, mga best? So, wala tayong kayak muna ngayon kasi masama yung panahon. Sunod-sunod na, almost ano na yung bad weather eh. Almost 4 weeks na, no? Gaganda lang yung panahon ng isang araw, dalawang araw, tapos balik na naman ulit sa mahangin or maalon. So, since na hindi tayo nakapag-kayak or wala tayong kayak, gumawa muna ako ng sabiki kasi may nagpapagawa sa akin ng sabiki. So, ayun. Kasi, para kasi sa akin mga insan, mas effective yung ikaw ang gagawa ng sabiki kaysa bibili ka, no? So, tsaka, makakatipid, diretsahan na tayo. Makakatipid kayo kung kayo ang gagawa ng sarili ninyong sabiki, no? Kaysa bibili kayo, no? Mas maganda yung kayo ang gagawa. So, papakita ko lang yung mga ginagamit ko sa paggawa ng sabiki. Ito, may tatlong kulay ako ng plasher. Ito. Tapos itong blue, 'yan. At saka itong parang pink, 'yan. Tatlo 'yan. So, itong tatlong to, tagal ko nang ginagamit at saka subok na para sa akin. Napaka-effective nila sa mga isda. Kagaya ng talakitok or tribali. Tapos, of course, nandyan yung barracuda. Gustong-gusto ng barracuda. Ng lapis or queenfish. Gustong-gusto nila yung mga ganyan. Yung matambaka. Yung sherry. Last time na-discover ko nung nag-tournament kami sa Pujaira, nung nakaraang tournament, galunggong, ang takaw ng galunggong, ang lalaki, kumakagat dito. So maraming species ang ang mainit ang mata nila sa mga sabiki, no? Kaya maganda siya kung halimbawa nag-sure ka, pwede mo siyang gamitin. Depende kung paano mo diskartehan magamit. Kung nagmamatambaka ka. Of course, yung mga talakitok hunting. Hamor hunting, no? Grabe to sa hamor. Subok na to. Matagal ko na siyang ginagamit. So, may nag-PM sa atin nung nakaraan. I think 2 days back. Na, nagpapagawa siya ng sabiki sa atin. So marami-rami rin gusto niyang ipagawa sa atin. Ang ginawa ko muna, 100 piraso dito sa kulay blue na sabiki. Tapos doon sa may pink, 100 din. At saka ito, 100 din. Then after that, tingnan na lang natin kung may additional pa. I-mix na lang natin yung mga kulay na ito hanggang sa maabot natin yung target na pinapagawa niya. No? So mga insan, tip ko lang. Yung iba kasi nagtatanong saan nakakabili nung thread or nung sinulid na ginagamit. So, para sa akin, kasi ang ginawa ko mga insan, yung mga pinagpalitan ko ng braided line ng UL ko, hindi ko siya iniiwan kung saan ako nagpa-spool. Ginagawa ko, dinadala ko. And then, yun yung ginagamit ko na sinulid. Kaysa bibili ka pa nung sinulid na hindi matibay yun. So ginagamit ko yung mga used na hindi na braided line, especially yung sa UL, gandang gamitin yun. So mas matibay yun mga insan. So wag niyong iwanan or wag niyong itapon, may malaking pakinabang nun. So dalhin niyo, yun yung gamitin yung thread para sa paggawa niyo ng sabiki. Kasi din yun eh, nagpa-plus din yun sa ilalim ng tubig, yung mga main line natin. Nagpa-flush yan pag ginamit mo sa ano. So, yun yung ginagamit ko. Ito, meron ako. Yan. Kulay dilaw. So, madali lang paggawa ng sabiki mga insan, mga idol, mga bay, mga best. Maraming nagtatanong sa akin ito eh. Although may mga video na ako dati, pero marami pa rin nagtatanong, hindi na sila nagkakakalkal pa dun sa video. So, ganito lang yun. Kumuha ka ng isang hook. Yan. Tapos, ito. Lagay mo dito insan. Pulupot mo muna to ng mga makailang beses. Ayan.
Kasi ang purpose nito mga insan, kung bakit mo kailangan lagyan ng ganito, dahil dito mo ipapatong yung sabiki. So, after that, ilock mo siya ng isang beses. Ayan, nakalock na, di ba? So, ang purpose nito mga insan, pag naglagay ka ng sabiki, dito mo siya nakapatong sa ibabaw. At the same time, pag nilagyan mo na siya ng glue, kapit na kapit at hindi siya natatanggal, no? Magdidikit talaga siya ng magdidikit. Kahit mapudpud na lang tong mga plasher mo sa kakakagat ng isda, hindi gagalaw or hindi matatanggal talaga dito 'yon. 'Di ba? So, after that, nakakuha ka na ng nakagawa ka na ng ganito. Kumuha ka ng plasher. So, ang gagawin mo mga insan, sakto lang, 'wag marami, 'wag din maunti, no? Saktong ano lang. Siguro may mga 10 hibla ng ano, ng plasher, no? Tapos sakto lang 'yung pagkaputol mga insan, 'wag mong damihan ng 'wag mong habaan ng pagkaputol. Ayan lang, no? Kasi kung sobrang madami, tuwang-tuwa sa iyo ang barakuda at ang lapis, no? Putol-putol kaagad 'yung ginawa mong ano mga insan. So after mo makakuha nito, so kunin mo 'yung hook na ginawa mo. Nilagyan mo ng ano. Ayan mga insan, ganyan lang. Ayan. Di ba? Ayan. So, ilock mo siya ng isang beses muna. Ayan. So, after mo malock mga insan, ikutin mo na. Para ano, yung iba kasi gumagamit ng ano, pero ako mas mabilis sa akin mag-ikot yung mano-mano lang. At saka mas mahigpit, di ba? After that mga insan, ilock nyo na ng dalawang beses. Right? Dalawang beses lang mga insan. Yan. Kita nyo, nakagawa na tayo ng sabiki natin mga insan. So after nito, after na maganito nyo mga insan, so of course, matik yan, puputuli natin yung ano. Yan, naputol na natin mga insan. Pagkatapos nito mga insan, ang gagawin nyo, lalagyan nyo siya ng glue. Punuin nyo siya ng glue. Huwag naman yung tumutulo na talaga yung glue sa dami. Sakto lang palibutan nyo siya ng glue. Iwasan yung malagyan ng glue yung butas ng paglalagyan ng tansi, no? Kasi pag nalagyan yan, ang hirap kalikutin yan mga insan, no? So, lagyan nyo siya ng glue para lalo siyang tumibay. Pagkatuyo niyan mga insan, kahit ikot-ikotin nyo, hindi maiikot to mga insan. Kasi kapit na yan. So, mapupudpud na lang to sa kakakagat ng isda, pero hindi siya matatanggal na galing dito sa may pinagdugtungan nyo or pinagtalian mo. No? Ganyan yan katibay mga insan. At saka same time, napaka-effective ng kulay na to. Yung tatlong kulay na pinakita ko mga insan, mga napaka-effective noon sa pangtalakitok. Talakitok, barakuda, nakagat ang barakuda diyan, gustong-gusto ng barakuda din 'yan. Lapis, hamur, sherry, matambaka. Ano pa ba? Yun latest na nalaman kong kumakagat diyan galunggong nung nakaraang competition. Nagagalunggong kami. Yan yung gamit ko. Ang bilis kumagat ng galunggong. No? So yun mga insan, sana may natutunan kayo. Ayan, makikita nyo marami tayong ginagawa. Kasi may nagpagawa nga sa atin. So, ayun lang po. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang video na to at nakatulong sa inyo. Stay safe mga insan and peace on!